internet lang at gadget ang puhunan, pero pwedeng kumita ng milyon. Kilalanin ang mga vlogger na umasenso ang buhay sa tulong ng YouTube. Hello po, good morning. Hi, good morning. Pa-state po ng pangalan nila para sa viewers natin. Jester. Ano naman po ang pangalan ng YouTube channel ninyo? Let's Moto. Bakit nyo naman po naisip na yun ang ipangalan sa YouTube channel? Kasi naunahan na ako dun sa unang gusto ko eh. Gusto ko is yung Jess Moto. Kaya lang na meron ng nauna. Para hindi sila malito, Reds Moto. So, sinasabi niyo po bang inagawan po kayo ng pangalan ng YouTube channel? Sa tingin ko, kasi nagulat ako, nagawa ko yung channel nun eh. And then pagtingin ko, meron palang ganong pangalan. So bakit Reds Moto? Kasi Reds yung best friend ko nung high school. Binabaliktad niya yun, nagsusulatan kami nun eh. Binabaliktad niya yung mga pangalan namin. So, Rets, Jess, Jester, Rets, so yun. So, Jejemon po kayo? Siguro, so Jejemon nun. Baka nga, oo. Paano naman po kayo nagsimulang magkaroon ng interes sa motovlogging? Sa motovlogging noon, una noon, ayaw talaga akong payagan ni Robby magmotor. So, gusto ko na kasi motor noon. Gawa na para makatipid din sa gawa na pandemic. Sabi ko sa kanya, binola-bola ko. Sabi ko sa kanya, mas makakatipid tayo kung magmumotor ako at mas mabilis ako makaka-uwi. Gago! So, ginawa ko, pinapanood ko siya ng mga ano, ng mga motovlog. Katulad ni JTV, ni Motodick. At yung paborito niya yun, si Motodick. Kahit di niya ako kasama, nanonood siya. May mga videos nga si Motodick na hindi ko pa napapanood na siya. Nakumpleto na niya yun at nag-aabang pa siya ng mga videos ni Motodick at tagal-tagal daw. Pati sila mamo kilala niya. Yan, alright, alright. So, binudol niyo po yung asawa niyo, in short? Budol ba tawag doon? Pinarealize ko lang sa kanya na kung gaano kaganda ang pagmamotovlog. Ano po ang pwede niyong ibigay na mensahe sa mga katulad niyo gusto din magmotovlog? Okay. So, alam niyo naman, matagal na rin si Robby sa pag-YouTube. 3 years, I think. So, based sa experience niya na nakita ko, huwag kayong mag-BBLCS at sub-to-sub. Sa totoo lang, di kasi talaga ako naniniwala sa ganyan. Parang pinoforce niyo lang yung tao na manood. Na wala namang interest sa channel. Yung dahil naalala ko lang na sinesend sa akin, although hindi ko sila pinapatulan, mga ABC. Manunood ka ba nun? Yung mga ganon. Kung mahalin nyo yung ginagawa nyo, yun ang mensahe ko. Huwag nyong unahin at isipin kung ano yung kikitain nyo. Unang-una, mahalin nyo kung paano kayo magbablog, kung ano yung gusto nyong i-share at i-influence sa mga tao. Ano naman po ang message ninyo sa mga sikat ng motovloggers? Mensahe ko sa mga sikat na motovlogger, yan tulad ni Benedict at ni Jay Lihasan. So, huwag niyong kakalimutan na yung kung paano kayo nagsimula. Kung papanoorin niyo yung mga lumang video niyo, sana huwag niyong babaguhin kung ano, kung kahit sikat na kayo ngayon, kahit marami na kayong pera, marami na kayong subscribers, yun lang, huwag lalaki ulo niyo. Baka maging bubblehead kayo. I-display na lang kayo. Yun lang. Maiba naman po tayo, ano? Ano naman ang mensaheng mabibigay mo sa future self mo 2 years from now? 2 years from now, ang mensahe ko sa'yo, Reds Moto. Dito ba? Ayan, dito po, ayan po. Ayan, yung may kulay pula po. Ayan. Kung napapanood po ito ngayon, sana na-achieve mo na yung six packs mo. What? What the fuck? And yung timbang na gusto mo.
Yung six packs po ba, yung beer po ba yun? Beer, yun. Yung sa chan. Pagdesal, tawag mo lang. Pati yung hasang mo dito. Na-achieve mo na yan. And, alam ko naman, claim naman natin yan na sikat ka na yan. Kung di man sikat na sikat, katulad nila Benedict and Jim, malamang sikat ka pa rin. So, huwag kang makakalimot sa kung saan ka nagsimula. Yun lang. Okay na ba? How about sa future self mo, 5 years from now, ano pong maaari niyong sabihin sa kanya? 5 years from now, siguro mas malaki na yung mga biceps mo lang. Tapos, yung pisngi mo na medyo nabawasan na kasi may pera ka na yan, Brad, di ba? So, dapat ano mo na yan, napabelo mo na yan, o kalayan, di ba? Bukas ay parang ginawa kay ano, Alden Richard. I'm really excited because I've always had a puffy round face ever since I started. Nasa jeans kasi namin yun eh. So now, Dr. Bello will make it small! Pero huwag mo tatanggalin yung dimples mo to, ha. So, ayun, mas malamang, mas sikat ka na. Mas meron ka ng capability na makatulong sa iba at sa mga tao na gusto magsimula na motoblog. Huwag mo sila kakalimutan, mahalin mo sila higit pa sa sarili mo. Last question na po natin para sa interview today. Ano pong pangarap nyo na... Ang tanong parang tayo. Ito ang haba yung initiative sa ano. Si Adflix yung mapa. Sir, hindi po pa... Sir, hindi pa po kayo relevant. Wala pa po kayong subscriber. Salamat. Okay po. Ano pong pangarap nyong achievements para sa channel mo? Achievement ko? Siyempre maging sikat. Tanga. Yung pangarap natin, parang ito, payaman! Gago! Diba? Pero parang wala tayong grupo eh. Malay mo, balang araw, diba? Mamit natin yan din si Kong. Napakasimpleng tao lang din. Nalabas din. Pero yan, makikita mo. ano nga ba yung tanong? Go! Sir, cut na kaya natin, sir. Ano po ang pangarap niyong achievements para sa channel niyo? Pangarap? Siyempre lahat naman ng tao nangangarap na magkaroon ng bahay, magkaroon ng sariling studio. Sir, mahirap po bigyan ng bahay yung channel. Hindi, siyempre pangarap ko rin magkaroon ako ng studio, magkaroon ako ng sarili kong editing room, sariling kwarto, marami na akong motot nun. Yun yung pangarap ko, then makatulong ako sa mga nagsisimula pa lang na nagmo-motovlog. Pangarap ko yun, magpa-Christmas party, tapos magka-clown, mga ganun, yung mga bata. Yan yung pangarap ko. Sir, meron po tayo bonus question, pahabol ni Direk. Ah, sige. Ano po masasabi niyo sa mga nagsasabing kamukha niyo daw si Wally Bayola? Well, hindi naman bago sa akin yan. Sama mo na si Michael B din, di ba? Di ba alam? Pero, okay na rin. At least, di ba? Pasikat ko sila. Lugi pa po pala kayo. Oo. Dapat nga, meron akong pag, di ba? Pag nung nasa Baguio nga ako noon eh, may humabol sa akin, nakala daw nila eh, si Wally. Hindi nila alam ako, masikat ako doon. Thank you.